Hi mga friendship! Dahil malilate na ako, dadalhin ko na yung sasakyan namin. Pinapainit ko nga muna pala yung makina ng sasakyan bago ako malis ng bahay. Habang si Daddy Charlie naman ay sinipag magtabas ng damo. Wala nga palang nakatira dyan, kaya humaba na lang yung mga damo. Dumidikit na rin kasi sa sasakyan namin kapag nagpa-park kami. Kaya itong si Daddy Charlie, siya na lang nagtapos ng mga damo na yan. So ayan na nga, nasa work na ako. Busy-busyan na naman ang friendship nyo. Fresh-fresh pa dyan ang friendship nyo. Mamaya yan, mukha na naman zombie. Pero syempre, kailangan pa rin mag-retouch para naman hindi matakot yung mga pasyente namin. Okay. Tapos na ang duty ko, heto na, uuwi na ako. Sayang nga, hindi ko na videoan kung saan ako nagpa-park kasi itong telepono ko nag-hang. So yun nga, pagpasok ko ng kotse, binuksan ko muna yung mga bintana kasi sobrang init sa loob ng sasakyan. Bago nga pala ako umuwi, dumaan ako ng grocery. Paubos na rin kasi yung diaper ni baby, kaya kailangan ko nang bumili. Pag nag-grocery nga pala ako, sinusulat ko muna lahat ng mga bibilin ko. Kasi pag hindi ko sinusulat, ang dami ko nakakalimutan. At kung ano-ano tuloy ang mga nabibili ko, kahit di ko naman mga kailangan. Kaya kailangan talaga na isulat lahat ng mga bibilhin. So yan na nga, tapos na ako mag-grocery. Akala mo napakadami pero mga sabon lang naman yung mga iba dyan. Naalala ko nga pala, bibili nga pala ako ng gatas ni baby. Pero dahil bibili rin ako ng vitamins ni baby, sa Mercury Drugs na lang din ako bibili ng gatas niya. Kunti lang naman ang difference ng gatas sa grocery at sa Mercury. Alam niyo naman, ang friendship nyo may pagkakuripot din. Dahil sa panahon ngayon, kailangan natin maging mawayos at practical. So yan na nga, kailangan ko nang umuwi kasi syempre magluluto pa ang friendship nyo. Pag umuwi kasi ako ng bahay, nagluluto kaagad ako ng ulam namin para panghapunan. So yan na nga, pagdating ko ng bahay, busy-busy ang baby ko sa cellphone. Kaya habang busy siya, dumiretso na ako ng kusina para iligpit yung mga pinamili marami ko. Marami pa kasi akong gagawin after ko magligpit. Magluluto pa ako ng hapunan namin. Habang nagluluto naman ako, ito naman mag-ama ko. Naku, busy-busy na naman sa paglalaro ng PS4 nila. At si baby Jenjen naman, naku, busy-busy rin sa pagkakalat ng mga laruan niya. Sarap ng buhay, sana all. Ligpit-ligpit naman, pag may time, aba. Tapos ito namang anak ko, paggupit ng paggupit. Konti lang naman pinapaggupit niya. Sayang yung pampaggupit niya. Sabi ko nga sa kanya, ako na lang gugupit eh, para makatipid naman. Minsan nga nakakapagod eh, pero okay lang, basta naasikaso ko yung pamilya ko. Ito nga pala si Daddy Charlie. Yan ang banding nila ng anak kong panganay. Ito nga pala yung lulutuin ko, sinigang na bango sa miso. Favorite kasi ni Jenjen yung may sabaw, lalong-lalo na ang sinigang. Mapili kasi yung anak kong bunso, gusto niya may sabaw, lalong-lalo na ang sinigang. Dalawang pack nga pala ng pampaasim nilalagay ko para mas malasa. So yan nga, lalagyan ko na ng sabaw. Ang ginagamit ko nga pala ay purified water. Kasi humihigop din ng sabaw si baby Jenjen. Konti na lang pala ang tubig sa galon, kaya kailangan ko na palang palitan. Dahil meron pang konting tubig sa galon, yun na lang nilagay kong sabaw. Sayang naman kasi kung itatapon ko. Okay, mag-alala mga friendship, malilinis naman yan. Wala nga pala kaming water dispenser, kaya nang ginagamit ko yung pump. Mura lang yan mga friendship, nabili ko yata sa Lazada yan. So yan nga, dinagdagan ko pa ng tubig yung sabaw kasi kulang. After ko magluto, nagpahinga lang muna ako at pinagmamasdan ko yung dalawa kong anak. Nakakatawa kasi silang pagmasdan, nakakawala ng pagod. Love na love ni kuya yung kapatid niya at ganun din si baby Jenjen. So hanggang dito na lang mga friendship. Salamat sa panonood. Bye!